Magandang araw mga kaibigan, welcome back to my YouTube channel. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Isang trahedya nga ang nangyari ngayong araw nung unang binuksan ni Angel Locsin ang kanyang community pantry. Nahaluan ng trahedya ang binuksang community pantry ng aktres na si Angel Locsin sa barangay Holy Spirit, Quezon City, ng isang 7-anyos na lalaki ang nag-collapse habang nakapila at tuluyang binawian ng buhay. Isang senior citizen nga na pumila sa community pantry ng aktres na si Angel Locsin ang binawian ng buhay. Ito'y kinumpirma ng Barangay Holy Spirit Desk Officer Benjamin Bereber sa Cabinet Files ang pagpanaw ni Rolando de la Cruz, 67, ng Isadora Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City, habang nakapila sa community pantry na binuksan ni Angel. Tatlong araw mula April 23 hanggang April 25 ang permit na hiningi ni Angel mula sa barangay para sa community pantry na binuksan niya. Ikinuwento ni Bereber na ng mga naninirahan sa depressed areas ng barangay Holy Spirit ang karamihan sa mga pumila sa community pantry ni Angel. Nagbukas ng community pantry ang kapamilya aktres bilang bahagi ng selebrasyon ng kanyang 36th birthday. Ayon kay Bereber, ganap na alas 8:37 ng umaga nitong Biyernes, April 23, nang mawala ng malay si De La Cruz. Agad siyang isinugo sa East Avenue Medical Center sa Quezon City pero ay dineklara ng dead on arrival. Ang nakalagay sa request na Angel, 10 a.m. to 12 p.m. at 1 p.m. hanggang 4 p.m. ang kanyang community pantry. Bali, dalawang beses siyang mamimigay sa isang araw at saka 3 days simula April 23 hanggang April 25. Nakabantay raw rito ang Quezon City Task Force, MMDA at mga barangay officials para matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Sabi pa ni Bereber, yung iba naman dahil may artista nga nakikiusyuso, si Angel kasi ang namimigay. May building kasi dito si Angel sa barangay Holy Spirit. Patuloy ng barangay official pero nung makita nilang maraming tao na nakapila, nagbukas sila ng maaga. Mainit ang panahon. Kami dito sa amin, kapag nagbibigay kami ng ayuda, lahat ng kalsada na pinagpipilahan ng mga tao, may mga tent kami. Yung mga tao kasi kahit pinapatupad namin ang physical distancing, gumagamit kami ng megaphone. Sumusunod sila pero maya-maya, magkakadikit-dikit na naman. Hindi nila pinakinggan ang pakiusap ni Angel na bumalik na lamang bukas dahil hanggang 300 lamang ang bilang ng mga mabibigyan ng mga grocery item. Matinding hirap ang dinanas ng mga barangay official at ng Quezon City Police sa pasaway ng mga taong nagdagsaan sa pagpila sa community pantry. Hindi kami nagkukulang ng paalala sa kanila. Umabot daw ng 3 kilometro ang haba ng pila para makakuha ng mga pagkain mula sa community pantry ni Angel Locsin. As expected, dinumog ang community pantry ng mga taong nagsisiksikan, walang mga suot na face mask at walang face shield.